Good morning, Bukid! Guys, so elephant, nahuli na ako. Kanina sana yun. Kumuha sila ng grass. Init, mainit. Mainit guys, mainit. What happened? What is that? I saw something go inside. I don't know. Mommy, look. Mommy, look. Ajur. Oh my god. Where? Oh, nice. Hot, hot. Where do I be going? Hot, hot. And shop. Huh? Hello guys, andito na kami sa bahay ni Rexy. Ito yung anak niya, oh. Ang cute. Mami. Lalaki to. Babu! Iya, tera ta. Baba! Lang! Uy, huli na. Uy! Video ko sila. Hindi ko pala. She's videoing. Hi Rex! Ito na si Rexy guys. Dito na kami sa bahay niya. I will have my vlog soon, so kindly subscribe. Hi! Say namaste! Namaste! Clap your hands! Clap hands! Clap your hands! Ay, ayaw niya! Kakain lang namin guys ng adobo at sinigang. Ang sarap. Sarap ng luto ni Rexy. Pero hindi ko na na-videohan. Dahil nagutom na. Na-busy na. Ayan, ito yung kusina ni Rexy. Ang ganda ng bahay nila guys. Nasa center talaga sila ng Hetoda. Nakarating talaga kami dito ng mga bata. Malapit lang naman siya sa Chitwan. Isang kalahating oras bayan na biyari. Bayan ng biyanan ko to, ah. Ano, be? Pabiyanan ko lang to. Ano yan? Bayan ng biyanan ko. Hindi pa sa akin. Bayan ng biyanan, pero sila ang nag-finance. Makikita lang pala. Sila mag-asawa. Hindi ako. Dito na namin to. Expired and ready. Coming guys, mga tanim ng mother-in-law ni Rexy. Ang gaganda. Yeah, but next time na, Rexy will, auntie will visit again in Chitwan, then she will bring Amara. But this is Chitwan. No, this is Hetauda. Gaganda nila mga bahay dito, guys. So, nasa sentro talaga sila, Rexy. Chitwan, where you can... Nasa sentro sila. Walking distance lang ang bus park. Ayan, oh. Mga bahay ang lalaki, oh. Ito, oh. Amara's school is there. Ito, but maybe he will do so soon. Babu, bu, 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 ba, 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 bu. Mom.
Ang bahay nila Lexi. Masipag ang biyena niya. Very, very, very nice house. May mga daming tanim ng ano guys, ng biyena ni Rexy. Mahilig siya sa tanim. Ilang palapag to? 1, 2, tatlong palapag ata or apat, tapos rooftop. First floor, second floor guys, nagpaparenta sila ni Rexy. So maganda kasi, 'di ba, yung pinatayong bahay. May kita kaysa magpatayo ng sobrang laki tapos walang kita. Ganito maganda. 'Di ba? At least yung Nepalese style na kwarto-kwarto tapos napaparenta. Hindi yung Nepalese style na kwarto-kwarto tapos ginawang bodega dun sa amin. So ito maganda yung sa kanila. Investment ba? Tapos yung asawa niya may business doon sa baba. Nagsusupply sila ng mineral water at energy drink. Malalaki ang bahay dito. Nasa sentro sila. Guys, andito kami sa living room ni Rexy. Ang ganda, oh. Malinis ng living room nila. Maganda ang living room nila. Kwarto din siya, pero living room na, ano. Look at all of this, the other assets in the living room. Si Amara. Tingnan nyo, guys, oh. Ang ganda ni Rexy. Yung mother-in-law ni Rexy, guys, bata pa. Rice feeding ni Babo. That is with this one. This is not. Yeah. Ayan guys, lalabas kami. Punta kami ng Batbatini. Ito ang bahay nila Rexy guys. Ayan. 1, 2, 3 floors. Tapos may rooftop. Ito, sa inyo din to be? Ito be? Oo nga pala no. So yan, yan din. Tapos yung shop ng asawa ni... Ito yung shop ng asawa ni Rexy na si Dipesh. Nagtitinda sila ng mineral water and... So may tindahan dito yung asawa ni Rexy guys. Tindahan ng mineral water at yung ito, energy drink. Ito yung bahay nila. Sabi ko, ha, you can... Anong tanong ka? Anong tinanong ka? Di ka na makasagot. Ganun sila. This one is fountain. This is Batbatini. Guys, ito yung Batbatini ng Hitawad. Ah. KFC, we're not going KFC because it's expensive. Yes. So, hindi umaandar ang fountain. Meron sa kabila, KFCC. Oh? Ang burger. Mas mura? Ano? Mag-ice cream lang kami, guys. Tsaka bibili ako ng shampoo, ganun. Pang ice cream lang tayo muna ngayon. Oo. Oh. Dinner. No picture. Fountain. No dinner. Video. Video. Fountain. Mandar na. Ang bango ng caldereta. Rexy. Apritada. Bala na. Basta yan na yun. Ang bango. Say hi. Oh, hi. I'm so ugly. It's dark, that's why. Andito kami guys sa kwarto, guest room nila Rexy. Ayan oh. Very very nice, no? But why do they have those pictures? It's nice. Maganda ang kanilang kwarto. Maraming gamit, malinis. Kaya komportable. Sana all. Good morning, guys. So, ito yung bahay nila Rexy. Turquoise saglit. So, ito ang third floor. Ayan. Ay, sarado yung living room. Meron kasing maraming gamit din nun. So, dito kami. Dito yung third floor. Ito yung kwarto ng mother-in-law. Father-in-law niya. Tapos, ito yung kwarto ni Rexy. Ito yung guest room. Ito yung tinuluga namin. Ayan yung tinuluga namin. Mother-in-law ni Rexy. Father-in-law. Yung mga bata, oh. Ito yung kwarto nila, Rexy.
And then, ito yung terrace. And yung front. Ito, guest house. Ayan, guys. Hindi maganda ang reputasyon ng guest house na ito, guys. Kasi, parang may mga pok-pok daw dyan na, ano, mga Nepaling mga ano, mga batang pok-pok. Sorry, baka maano tayo ni YouTube nito. So, alam nyo ba kahapon, nung pagpunta namin dito, tumawid, doon kami, nung, di ba lalabas pa sa Iskinita, guys, yung ano, yung bus, daanan ng bus kung saan kami sasakay. So, pagdating nung bus, nataranta ako, tumawid ako, kasama si Babo lang, hindi ko nasama si Sanel. Hindi ako nakalingon sa right side ko. Ayun, may motor pala. Buti na lang mahina ang patakbo. Tapos si Sanel, nahuli siya. Sabi ko, halika na Sanel. Tapos, nakita ko na lang, nakabrake na yung motor sa gilid niya. Bali, yung motor dumaan from yung papasok doon sa kasara. Biglang lumitaw nang walang preno. So, si Sanel, kahit nakatingin siya sa right side daw niya, sabi ni Sanel, ang lakas ng patakbo ng motor, palabas galing ng Iskinita doon. So, paglabas ng motor, nakabrake agad siya. Kasi, paano na si Sanel eh, patawid na po siya ng kalsada. Muntika na talaga. Buti, nakabrake. Tut! Na narinig ko na lang yung brake ng motor. Sabi ko, Sanel, what are you doing? Nagalit pa ako sa kanya. Sabi ni Mami, I looked on the right side, there was nothing, but this motorcycle came out of the sudden from this street to Kasara. So, palabas kasi, o papasok kasi yun. So, ganun yung mga motor dito, yun ang mahirap kasi sobrang mabilis ang patakbo. Buti na lang sabi ko, Diyos ko, mag-iingat na tayo. Yun bang, wala ka sa ulirat minsan talaga, guys. Talagang minsan talaga. Minsan lang yan, pero hindi ako nakakatingin sa kabilang side. Sa kabilang side lang ako nakakatingin. Yun nga, nataranta ako kasi may bus ng parating. Ay, ang hirap mag-commute. Tapos, yung bag na damit, mga damit namin ng mga bata na dapat dala namin dito kina Rexy. Ayun, naiwan ko sa auto. Bumaba po ako ng walang bit-bit na black na bag kasi yung attention ko nasa, kasi first time ko pong magpunta dito sa Hitoda, so yung attention ko ay nasa ano, kung saan kami sasakay, kung anong sasakyan namin, magkano ang bayad. Sabi ko sa mga bata, sige alis na kayo. So nagbayad ako sa auto. Hindi ko na nabitbit yung bag kong black na isa lang naman yung na backpack ng mga damit namin. Nakalimutan ko na nakaalis na yung auto. So hindi na rin ako bumalik doon sa kung saan kami sumakay ng ano, kasi nakabayad na ako doon sa sasakyan namin pa Hitoda. Tapos kung mabalik na naman ako doon sa kung saan kami sumakay ng auto sa Chabiscuti, magbabayad na naman ako. Tapos hindi sure kung doon talaga siya nagpunta uli. So, ngayon pupunta kami ng Narangyad, kina Cecil. Babalik ako doon. Babalikan ko yung... magtatanong lang ako doon. Mga damit lang naman yon. Thank you, Lord. Thank God. Tapos, yung buti na lang yung kulambo ko na lagay ko sa isa pang bag na maliit na dala, na bit-bit ni Sanel. So, guys, ayun. So, sabi ko, ano ba yung nangyayari kahapon? Hindi maganda yung parang simula ng araw. Pero pagdating namin dito, kina Rexy, ang saya ng mga bata, ang saya ni Sanel. Gusto niyang magstay dito ng matagal. Kasi, maganda yung bahay, malinis. So, thank you, Rex, sa pagpapatuloy sa amin dito sa yung bahay. Wala ang in-laws niya, guys. Mother-in-law at father-in-law at ng kanyang panganay na babae, 6 years old, kasing laki ni Babo. Napunta sila ng Pukara, para sa may festival sila doon. So, gusto ko lang malaman yun na dito rin si Marvy, guys. Yung yumao nating kababayan na si Marvy. Dito rin siya nakatira. Malapit lang yung bahay nila dito. Pero hindi ko mabibisita yung anak niya kasi mahirap lumabas si Rexy ngayon. Next time na lang na makadalaw tayo doon. Dapat may madala tayong maganda para kay Tulki. Kahit grocery or kahit ano. Na ano natin sa kanya, madala natin para sa anak ni Marvy. So hindi na lang muna ngayon kasi gahol sa oras, tsaka mahirap makalabas si Rexy din. Next time na lang siguro kasama yung mga ibang Pinay na ano, bumisita doon.
So, ayun lang guys. Ngayon ay pupunta kami kina Cecil. Tapos nung kami matutulog, tapos uwi kami ng Kasara sa Sabado.